Yan ang natural beauty kapag natural lang ang barnes, mga kaps. Yan, nakinis na natin, mga kaps. Sander na natin, napastahan. Yan, kung mapapansin nyo, halos hindi na ganong pansinin yung mga pinagpakuan. Wala na, halos wala na yan. Lalo na pagka nabarnesan yan, hindi na pansinin. Kasi yung ginamit nating pang body filler ay halos kakulay niya. Minimal lang. Pagka tinitigan mo na lang mabuti, tsaka mo mapapansin na meron siyang pinagpakuan. Mabarnesan na natin to today, mga kaps. Medyo naabala lang kasi ako at napakarami natin naasikaso. So, ito naman yung headboard niyan, mga kaps. So, yun yung design niya. Simple lang, simple lang. Mamaya ay makikita na natin yung finish nito after nating ma-applyan ng barnes. Sanding sealer, clear gloss lacquer. Ang thinner natin is lacquer thinner. Bali yung pagka-natural niya, lalagyan natin ng konting roshena. So, medyo yellowish ang dating niya. Ayan, mga kaps, bali magsisimula na tayong mag-apply nitong sanding sealer. Ito, sanding sealer to, mga kaps. Haluan lang natin siya ng konting thinner. Pwedeng acrylic thinner, pwedeng lacquer thinner. So, konti lang naman inalagay natin dyan. Bali yung first coating natin, sanding sealer. Manipis lang na buga, tapos tsaka natin lilihahin ng 220 din. Tsaka tayo mag-apply ng stain. Kasi light lang naman to. Pwedeng mauna yung sanding sealer natin bago yung stain. Ilalight lang natin yung color niya. And then, pwede rin naman yung isang discarte, mga kaps, yung stain muna bago yung pagbubuga ng sanding sealer. Pero this time, ang gagawin natin, sanding sealer muna, stain na very light lang. Kasi halos natural color lang yung gagawin natin dito sa kama na ito, mga kaps. Bali, ito po pwede nyo i-apply by brush or by spray. So, lalagyan natin ito ng konting thinner and then ibubuga na lang natin dahil may compressor naman. Doon sa mga wala namang compressor ay pwede siyang i-apply by brush. Pero syempre, mas maganda pa rin yung finish ng spray kasi na ibubuga natin siya. Hindi makikita yung gahi ng brush. Yung finish, basta na i-prepare siya na maayos at brush yung gagamitin nyo. Then, mga ilang patong, liha, basta mapapatag niya siya na maayos, magiging maganda rin yung kalalabasan, mga kaps. Para sa mga bago lang palang gagamit ng spray gun, ito yung gravity type ng spray gun, mga kaps. Ito yung madalas natin ginagamit. So, may mga controllers tayo dito. Dito sa air volume, airflow. Ito yung control naman sa volume ng dami ng lumalabas na liquid or yung barnes o pintura, kahit ano pa mang laman nito, mga kaps, na ilalagay natin. And then dito naman yung control niya kung gusto nating ipakitirin o palaparin yung buga niya. Ayan. So, airflow, control volume, and then dito yung sa volume ng liquid, and then dito naman yung para sa lapad at saka kitid ng buga niya. So, ayan. Clockwise, pakitid siya. Then, counterclockwise, then dito airflow, makakontrol natin yung hangin. Pahina, palakas. Then dito yung dami ng buga ng liquid. So yun lang. And then ito namang dulo na ito, mga kaps. Ito na may pang control natin kung gusto nyo pa horizontal o pa vertical. Pagka gusto nyo pa vertical ang buga, kailangan nyo itayo yung nozzle. So yan yung palatandaan niya. Vertical. So ang buga ng lapad niya is naka horizontal. Yun yung patayo na pattern ng buga. Then kung gusto naman nating ipa-vertical yung pinakapalapad ng buga niya, ayan. Naka-horizontal naman, so vice versa. Ayan, naka-horizontal yung nozzle niya, then pa-vertical naman yung buga. So ganun. Ito yung karaniwan pagka pa-horizontal lang yung buga. Ayan, ganito yung buga. Ngayon, pagkapatayo naman, pa-vertical, iaayon nyo lang siya dun sa tayo. Ayan. So, kung patayo, nakapatayo din tong nozzle niya.
Bale yan mga kaps, nabugahan na natin siya ng first coat ng sanding sealer. Tapos nilihan na natin siya ng grit 220. So after that, ang gagawin ko na lang dito ay pwede naman natin siya i-rect ang kulay. Kasi natural lang naman, so hindi na natin siya i-wood stain. Ang kaibahan lang dun mga kaps, pag inirekta natin, pag bago ka pa lang na magre-rekta, hindi natin mapagpapantay-pantay. Pero pagka nasanay ka ng ganun yung ginagawa, kaya mo na kontrolin yung dami at yung pagkukulay ng rekta. Yun lang ang mahirap dun mga kaps, yung baka dito sa part na to medyo matingkad, sa part na yun medyo light. So may discarte naman dun mga kaps. So ang gagawin natin dito, hindi natin i-wood stain, irerekta na natin. Yung sanding sealer, pwede siyang haluan mga kaps ng oil tinting color. Pwede nga raw sienna, burnt sienna, burnt amber, lamp black pag gusto niya maging parang dark. Pagka burnt amber naman, brownish ang dating. Depende pa rin sa dami ng ilalagay nyo doon sa sanding sealer o kaya naman dun sa pwede natin ihalo sa sanding sealer, pwede rin naman natin ihalo sa clear gloss lacquer, depende sa gusto nyo mga kaps. So para mas mabilis, maghahalo na lang tayo na very light lang naman, so konting kulay lang yung gagawin natin dyan mga kaps. So bubugahan pa natin ng another one coat ng sanding sealer din, tsaka tayo magkukulay. Kasi ang hindi maganda ron sa pagbinugahan natin, then nilihan natin, tapos sinulay agad natin, hindi maganda yung latag ng kulay. Unlike dun sa binugahan nating sanding sealer, then nilihan natin, tapos isang patong muna bago tayo magkukulay. Sanding sealer na may halong kulay, mas maganda yung latag ng kulay mga kaps. Papakita ko sa inyo mamaya. Bali ngayon mga kaps, lalagyan natin siya ng hahaluan natin ng konting walnut. Parang yellowish ang dating nito eh. Ang ito yun, spirit to mga kaps, spirit wood stain. Ginagamit natin to para, ayun yung pinakakulay nyo. Parang reddish na ano. So para mas maging maganda yung latag ng kulay doon sa kahoy, hinahaluan natin siya ng wood spirit. So parang lacquer type din to siya mga kaps. Pwede siyang ihalo rekta sa sanding sealer na meron na siyang kulay. So isang patong pa din kukulayin natin ng sanding sealer with a spike of raw sienna. Ngayon mga kaps, ititimpla na tayo ng sanding sealer na may halong kulay. So ang unang kulay nating gagamitin, konti lang to, bali very light lang siya mga kaps. Ito, gagamit tayo ng raw sienna. Tinting color siya mga kaps na oil base. Ihahalo lang natin siya rito sa sanding sealer natin. Konti lang ilalagay natin para lang kumulay mga kaps dun sa ano. Nakita niya, konti lang siya. Pwede kayong gumamit pa ng ibang kulay kung gusto niyo yung medyo mas mapula, ganyan. Gamit ka ng burnt amber, burnt sienna. So ito yung wood spirit, ihalo na natin, kakunti na lang naman ito para tumingkad lang siya mga kaps. Ayun, so ito na yung kulay niya, very light lang. So pag binuga natin niya mga kaps, parang halos na natural lang yung magiging ano niya, pero medyo yellowish. Nating konting thinner. Ito mga kaps, ibubaga na natin yung may kulay. Ayan na yung kulay niya mga kaps. Very light lang siya. Bali, nagdagdag lang ng konting raw sienna pa. Ayan, para medyo tumingkat ng konti. Medyo masyadong light yung isa kanina eh. So ayun na mga kaps, after nating mabuga ng kulay, so medyo may konting retouch lang na ginawa para talagang pumantay. Ang discarte doon, medyo ilalayo ng konti yung spray gun,
hihinaan yung volume ng liquid na lumalabas at saka medyo tutulisan tas nakalayo. Tas medyo malakas yung hangin para mapapantay natin lahat ng mga sulok kasi hindi lahat mabubugahan pag ganung rekta yung kulay, mga caps. Unlike dun sa ina-apply muna yung wood stain by brush or by basahan, talagang pantay. So dito, makokontrolin lang talaga yung buga ng kulay para hindi siya paltak-paltak yung kulay. I mean, yung may matingkad dito, may ma-push out doon, ganyan-ganyan. So, yun yung mga dapat nating tandaan, mga caps. So, yun dapat ay bubugahan na natin to ng pang top coat. Isa lang muna, then lilihay natin ng 400, tapos another one coat, tapos 600, then final coat. So ito, mga caps, clear gloss naman ang ating i-apply dito sa ating binabarnisan. Ayan. So parehas lang siya ng mixing ratio, yung sanding sealer at itong clear gloss lacquer. 3:1. 3 parts ng sanding sealer at 1 part naman ng acrylic thinner or lacquer thinner. So ganun din sa clear gloss lacquer, mga caps. So ayan, mga caps, yung finish natin. So naghihintay pa ako ng ilang minuto para sa final coat natin. Bali naka dalawang top coat na tayo na clear gloss. So isa pa para tatlo. Ayan. And then ito yung headboard natin. So isang patong pa tayo. And so far okay naman yung naging kulay niya. Naging pantay. Medyo madilim lang dito sa part na ito, kaya hindi ganong ma-recognize nitong camera. Pero yan yung itsura ng caps. Yan. So ito na nga pala, mga caps, yung itsura niya kapag na-assemble. Actually, nilagay ko lang siya dun sa harap para makita natin yung itsura. Ayan ang natural beauty kapag natural lang ang barnis, mga caps.